Mutsatsa ka lang dito, pwede ba? Huwag mo ngang pagpilitan yung sarili mo sa akin. Akala mo ba'y hindi ko nahahalata na sumisip-sip ka at pinagdidikdikan mo ang sarili mo sa amin ni Dad? Tuluyan na ngang bumuhos ang emosyon ni Alice at tuluyan na nga itong napasigaw sa harapan ni Jackie. Tuluyan na ngang sumuko si Jackie at inamin ang tunay na pakay sa kanyang anak. Anak, sana mapatawad mo ko. Alam ko namang mali ang ginawa ko sa'yo noon. Pero sana'y hayaan mong bumawi ako sa'yo ngayon. Naluluhang ani ni Jackie. Ha! Eh kung hindi pa ako na-trace noon ni Daddy, wala ako ngayon dito. Binenta mo ako. Hindi ba't nagpakasasa ka na sa perang nakuha mo mula sa pagbebenta sa akin? Tugon ni Alice, bakas na bakas sa mukha nito ang lubos na galit para kay Jackie. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Namasukan sa isang agency ng mga kasambahay si Jackie. Kinakailangan niya kasi ng malaking halaga ng pera upang mabayaran ang mga loans na kanyang kinuha matapos sumakabilang buhay ang kanyang ina. Nang mamasukan siya dito, kinabukasan din ay na-assign siya sa isang bahay na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Laking tuwa naman ni Jackie sa balitang ito at kinabukasan nga din ay nagtungo siya sa address kung saan siya ay naatasan na magtrabaho bilang kasambahay. Sa gate pa lang ay kitang-kita na ang yaman ng kung sino mang nakatira dito. Modern style ang bahay. Nang siya ay nag-doorbell, siya naman ay pinagbuksan agad ng isang guard sa malamansyon na bahay na iyon. Ipinakita niya ang ID at letter ng agency na nag-handle sa kanya. Pinatuloy naman siya ng guard at pumasok na nga siya sa loob ng modern style na bahay na iyon. Talaga namang napakaganda ng bahay na iyon. Ito yung bahay na matagal niya nang pinapangarap. Napakalaki, napakagara, at para bang mala royalty. Laking gulat niya nang sumalubong sa kanya ang dati niyang nobyo. Nagulat din naman ito sa kanya. Ariel? Gulat na pagkumpirma ni Jackie nang makita niya ito. Ako nga Jackie, ikaw ba ang pinadala ng agency? Mahinahong tugon naman ni Ariel. Tumango naman si Jackie at kinumpirma niya ito. Oh, okay. I think pinaliwanag na naman sa'yo ng agency ang magiging role mo dito sa bahay ko, diba? Ani ni Ariel. Nagulat naman si Jackie sa kanyang narinig. Ang kilala niya kasing Ariel ay mas mahirap pa sa daga. At hinding-hindi ito makakabili ng sarili nitong bahay, lalo pa ng magarang bahay na kagaya nito. Sa'yo tong bahay na to? Pagtatakang tanong ni Jackie kay Ariel, kinumpirma iyon ni Ariel at ikinuwento na naging successful ang kanyang business. Maya-maya pa ay may isang dalagitang umakap kay Ariel at tinawag siya nitong Dad. Nagulat naman si Jackie sa tinura ng dalagang ito. Kawangis niya rin kasi ito nung siya ay dalaga pa. Napagtanto niyang yun ang anak nila ni Ariel. Ariel, siya ba ang anak natin? Napatanong si Jackie nang makita niya ang dalagang umakap kay Ariel. Basang-basa naman ni Jackie sa mukha ni Ariel ang pagkumpirma dito. Ngunit iba ang sinasabi ng mukha ng dalaga. Galit ito kay Jackie at tila ba may dinadalang sama ng loob. Sir, sir ang itawag mo kay Daddy. Mutsatsa ka lang dito at bakit ganyan ka makaasta? Feeling close? Ani ng dalaga. Agad naman itong sinuway ni Ariel. Why, Dad? Don't tell me, after what she did to me, ay tatanggapin niyo pa rin siya? Pagdadabog nito matapos siyang suwayin ni Ariel. Nag-walk out nito at umalis. Agad namang humingi ng tawad si Ariel sa inasal ng kanyang anak. Pagpasensyahan mo na si Alice, ha? Alam niya kasi ang buong istorya natin. Alam niya na ikaw ang nanay niya. At hindi ko rin naman inilihim sa kanya ang buong istorya at buong pagkatao niya dahil karapatan din naman niya iyon. Sorry talaga ha, hindi ko lang
kasi inaasahan at hindi ako makapaniwala na ganun ang magiging asta niya sa'yo. Pagpapakumbaba ni Ariel. Naintindihan ko naman, Ariel. Kasalanan ko rin naman eh. Binenta ko siya noon. Natural lang ang naging reaksyon niya sa akin ngayon. Nakayukong tugon ni Jackie. Umalis si Ariel at nagpatuloy naman si Jackie sa kanyang pagtatrabaho. Sa tuwing makakasalubong ni Jackie ang kanyang anak na si Alice, malamig ang turing nito sa kanya. Napapansin din niyang panay ang utos nito at sinasadya na magdumi sa silid. Sinasadya nitong magbasag ng baso, plato, magkarat ng chichirya at kung ano-ano pa talaga. Hindi rin kinakain ni Alice ang mga niluluto ni Jackie para sa kanya. Bukod sa pagiging kasambahay lamang sa buhay ng sariling anak, nais din kasi ni Jackie na magpakananay dito at bumawi dito. Kahit pa nalabas sa kanyang job description, ay sinusubukan pa rin niyang kunin ang loob ng kanyang anak. Ngunit ang lahat ng ginagawa ni Jackie ay itinatanggi lamang ni Alice. At dahil sa pangungulit ni Jackie, isang araw ay napuno si Alice at sinagot na nga siya nito. Mutsatsa ka lang dito, pwede ba? Huwag mo nga pagpilitan ang sarili mo sa akin. Akala mo ba'y hindi ko nahahalata na sumisipsip ka at pinagdidikdikan mong sarili mo sa akin? Pasigaw na ani ni Alice, talaga namang sumabog na ang kanyang nararamdaman para sa kanyang kinamumuhi ang ina. Tuluyan na ngang sumuko si Jackie at inamin ang tunay na pakay sa kanyang anak. Anak, sana'y mapatawad mo naman ako. Alam ko naman eh, alam ko na mali ang ginawa ko sa'yo noon. Pero sana'y, hayaan mong bumawi ako sa'yo. Hayaan mong magpakananay ako sa'yo. Naluluhang ani ni Jackie. Ha? Magpakananay? Eh kung hindi nga ako na-trace noon ni Daddy, wala ako ngayon dito. Remember, binenta mo ko? Hindi ba't nagpakasasa ka na nga sa perang nakuha mo mula sa pagbebenta mo sa'kin? Tugon naman ni Alice, bakas na sa mukha nito ang lubos na galit para kay Jackie. Hindi ko naman gustong gawin yun eh. May sakit ang lola mo noon. At hindi na rin kita mapakain. Anong magagawa ko, hindi ba? Depensa naman ni Jackie. Ngunit siya ay agad na pinutol ni Alice. Eh bakit mo kasi iniwan si Dad noon? Ha, guess what? Dahil mahirap siya? Ani ni Alice. Oo, Alice. Mali ako na iniwan ko si Ariel noon dahil makitid ang utak ko. Pero sana naman, kalimutan mo ng nakaraan. Sana ay bigyan mo ko ng second chance. Sana ay hayaan mong magpakananay ako sa'yo. Pagsusumamo ni Jackie kay Alice, ngunit ang pagsusumamo niyang ito ay hindi pinaunlakan ni Alice. Akala mo ba, noong binenta mo ko gumanda ang buhay ko? Inalila lang naman ako, na 4 na taong gulang na bata, ng mga pinagbentahan mo. Halos wala nga rin ako nakakain doon. Tinubos ako ng lalaking iniwan mo, alam mo ba yon? At kung hindi pa niya ako natubos, baka malamang ngayon ay patay na ako. Ani pa ni Alice, laking pagtataka naman ni Jackie kung papaano nahanap ng dating nobyo ang kanilang anak na si Alice noon. Paano ka ba nahanap ni Ariel? Naguguluhang tanong ni Jackie nang bigla namang pumasok sa eksena si Ariel at sinagot ang kanyang tanong. Pinahanap kita matapos akong manalo sa loto noon. At nang mahanap kita, napag-alaman kong nanganak ka pala noon 4 na taon nang nakakalipas. Siguradong sigurado ako na akin yun eh. Pero talaga namang hindi ko inaasahan na maaati mong ibenta ang sarili mong anak. Ang anak natin. Ani ni Ariel. Hindi ko naman ginustong ibenta noon si Alice. Nagkasakit ang mama noon. Wala akong choice. Wala akong alam paano ko gagawin, paano ko babayaran yung bills. Talagang hindi lang ako tuwid na nag-isip noon. Ani ni Jackie. At lumuhod pa nga ito sa harapan ng mag-ama. Pupwede mo naman akong hanapin at humingi ng tulong sa akin. Bakit? Wala kang tiwala noon sa akin dahil mas mahirap pa ako sa daga noon? Pagalit na ani naman ni Ariel. Tila ba sumabog na rin ang damdamin nito
Sumabog na ang kinikimkim niyang galit. Wala na ngang nagawa pa si Jackie. Hindi niya na rin dinepensahan ang kanyang sarili. Nagpaawa pa nga ito sa mag-ama at umiyak sa harapan ng mga ito. Umalis ito at nagtungo sa pinakamalapit na bar. Pasimple naman itong sinundan ni Alice nang lingid sa kanyang kaalaman. Sa bar na pinuntahan, doon ay may kinitang babae si Jackie. Si Alice naman ay naupo malapit sa kanila kung saan sakto upang marinig niya ang pag-uusapan ng ina at ng babaeng kasama nito. Kahit papaano pa rin naman kasi ay gustong malaman ni Alice kung sincere nga ba ang paghingi ng tawad nito sa kanila. Sa loob-loob niya kasi ay gusto pa rin naman niyang makasama ang kanyang ina. Desidido na nga siyang pagbigyan ito ng second chance. Ngunit wala talaga siyang tiwala dito, kaya naisipan niyang sundan ito at alamin ang tunay na nasa kalooban nito. Ngunit nanginig naman sa pagkabigla si Alice nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Iba kasi ang tono nito ngayon. Kung sa harapan nila ay sweet at charming ito, ang tono ng boses nito ngayon ay malasadista, maldita, at malahipokrita. Ay naku Mads, alam mo ba? Mayaman na pala yung ex ko. Naku talaga sayang. Isipin mo ah, ang ganda ng bahay niya, tas may kotse pa siya te. Alam mo, tikit ko na sana siya eh. Kasa bad trip sa akin yung anak ko. Ani ni Jackie habang nainom ng alak. Ay grabe naman Jackie, what a small world. Talagang sa bahay pa ng ex mo, doon ka na-assign sa cleaning duties mo. Tugon naman ang kausap nito at tila ba natatawa pa nga ito. Kaya nga eh, alam mo, nung nakita kong mayaman na, oh my God, parang destiny. Feel ko talaga, once na mapasakin ulit si Ariel, mababayaran ko na yung lahat ng kautangan ko. Tsaka, kapag naging asawa niya ako, for sure ay hinding-hindi ko na kailangan magtrabaho pa, no? Magbubuhay, senyorita ako. Kaya talaga, ang first step sa plano ko, dapat mapatawad ako ng anak ko. Dapat, makalimutan niya na binenta ko siya noon. I mean, well, totoo yung sinasabi ko na ayoko siyang ibenta that time, pero wala rin naman ako mapakain sa kanya eh. Tsaka ano bang silbi niya, diba? Bata lang naman siya noon. Hindi ko siya mapagtatrabaho. Tapos ang dami-daming gastusin, dumagdag pa yung kay mama, nabenta ko na yung mga alahas ko noon, and ano bang magagawa ng isang paslit? Dagdag pa ni Jackie. Eh girl naman kasi, ba't ka ba kasi nakipaghiwalay nun kay Ariel? Tanong ng kasamang babae ni Jackie. Eh hindi ba nga Mads, mas mahirap pa sa daga si Ariel nun. Alam mo ba, tuwing date nga namin nun, eh quick-quick lang ang pinapakain sa akin. Tsaka, alam mo ba noon, may manliligaw kasi ako na mayaman nun. Eh kaso ayun nga, nabuntis ako ni Ariel, diba? So ang ginawa ko, para patulan pa rin ako ng manliligaw kong mayaman, sinagot ko at inakit ko. Plano ko nga sanang ipaako yung batang daladala ko nun. Eh kaso, nagpa-test. Abay, may ganun pala. Natatawang ani ni Jackie. Kaya ito na talaga. Ito na talaga ang golden ticket ko. Babawiin ko si Ariel at boom, yayaman ako. Dagdag pa ni Jackie. Ngunit laking gulat niya nang biglang may nagbuhos sa kanya ng alak sa ulo niya. Anak ka ng... Pagalit na ani ni Jackie, ngunit paglingon niya, nakita niya ang anak na si Alice. Galit na galit ito at umuusok ang ilong nito sa inis. Hindi ka pa rin talaga nagbabago? Akala ko pa naman sincere ka. Tama lang pala na pinahirapan kita sa paglilinis sa bahay namin. Huwag na huwag ka nang magpapakita at huwag na huwag ka nang babalik pa sa buhay namin. Okay. Pinapatawad na kita eh. Pinapatawad na kita sa ginawaan mo noon. Pero, hanggang dun na lang yun. At huwag na huwag ka nang aasang tatanggapin pa kita sa buhay ko. Huwag na huwag ka nang aasang tatanggapin ka pa namin ni Dad sa buhay namin. Hanggang dun na lang yun. Bye. Galit na ani ni Alice. Ramdam din sa tono ng dalaga ang kakaunting lungkot. Naiwang gulantang si Jackie at wasak ang mundo dahil ang masamang plano niya, ang tinatawag niyang golden ticket, ay nawasak agad at agad ding natuldukan. Hindi niya inaasahan na naroon pala ang anak niyang si Alice.
Sinubukan muling magmakaawa ni Jackie sa kanyang mag-ama, ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng mga ito. Pinatawad na nga siya ng mga ito sa kasalanan niya noon. Ngunit ang mag-ama ay tuluyan nang isinara ang pintuan ng kanilang buhay para kay Jackie, dahil alam na din naman nila ang tunay na pakay ng babaeng ito. Masayang namuhay sina Ariel at Alice. Magaan na din ang kanilang loob sa pagpapatawad kay Jackie at sa tuluyang pagputol ng koneksyon nila dito. Habang si Alice naman ay patuloy ang pagtatrabaho at isang araw ay natanggal siya sa agency na kanyang pinapasukan dahil di umano itong si Jackie ay nahuli ng donya ng bahay na kanyang pinaglilinisan. Nahuli daw si Jackie na inaakit at hinahalikan ng asawa nito. Matapos mawala ng trabaho ay parabang walang kadala-dala si Jackie dahil tanging ang pang-gold digging lamang ang alam niyang gawin at patuloy siya sa pang-aakit ng mga lalaking may asawa at tila ba ginagawang negosyo ang pangangabit. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ate Jane TV, gayon na din ang pag-like at pag-share ng video ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!